Hello mga ka-Jopay! Welcome back to our channel. Please subscribe for more videos and contents about our idol Jopay. Kamusta ka na? Kamusta naman? And as always, thank you so much for subscribing. Jopay, kanta ni Mayonnaise. Jopay, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jopay, pasensya ka na. Wala rin kasi ako makausap at makasama. Hello mga ka-Jopay. Nung nakaraang vlog natin, ay nakita natin at nakausap ang bad ng Mayonnaise, ang kumanta ng Jopay. At ngayon naman, ay si Jopay mismo ang nakasama natin. Taong 2005, unang sumikat ang kantang Jopay. Narito ang kwento sa likod ng sikat na kantang Jopay at bakit wala si Jopay sa music video nito. Ating alamin, taong 2005 pa nang unang sumikat ang kantang Jopay. Kinanta at kinumpos ito ng bandang Mayonnaise. Pero hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ito sa mga video okay, sa mga rakrakan, sa mga party, at sa mga concert. Kamakailan nga lang ay nagpa-concert ang mayor ng Imus City dito sa Cavite. Isa sa mga special guest ay ang sex bomb dancer na si Jopay Pagya. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pagkakagawa ng awiting Jopay na mula sa pangalan ng sex bomb dancer na si Jopay Pagya? Sa nakarang episode ng ating video blog, ikwinento ng singer-songwriter na si Monty Macalino ng bandang Mayonnaise na nagsimula ang inspirasyon niya na gawa ng kanta si Jopay nang makita niya itong umiiyak sa TV dahil sa Lenten special ng Itbulaga. Ang sabi niya, "Astig, di ba sumasayaw lang to? Bakit umiiyak? Bakit umaarte? Si Jopay yung pangalan kasi parang Pilipinas lang. Wala namang Jopay sa ibang bansa eh." Parang naisip ni Monty, gawan niya kaya ng kanta isang love song for a celebrity. Paglalahad ni Monty Macalino, ang lead vocalist ng bandang Mayonnaise. At nang matapos nga ni Monty ang kanta, ay personal niyang iniabot kay Jopay ang kopya ng demo tape ng awitin sa labas ng studio ng Itbulaga. Pero kahit sa pagkakataong iyon, hindi pa rin sila personal na magkakilala ni Jopay. Mga ka-Jopay, kwento ko lang. Personal nating nakasalamuha si Jopay sa backstage ng pa-concert ni Mayor Advincula sa Imus, Cavite. Gagawin sana natin ng video vlog pero hindi pwede dahil bawal daw. Kailangan ipagpaalam sa kanyang handler. Kung sino man yung handler na yan, ay wala naman siguro masama. Pero respeto na lang. Ganun talaga, bawal isama sa video vlog si Jopay. Tinanong natin si Jopay, ano lang pwede natin gawin? Magpa-picture. Yun lang, kung ako lang yan girl, walang problema. Pero bawal. Kailangan magpaalam sa aking handler. Pero nasa work siya ngayon eh. So, sa pagkakataong yun, ay respeto na lang. Anyway, ang naturang awitin, inabot pa ng 2 taon bago nila inilabas sa publiko at pumatok. Para kay Monty Macalino, naniniwala siyang tinangkilik ng mga tao ang kantang Jopay dahil sa madaling kantahin. At relatable nga ito. Ika nga. Ayon naman sa sex bomb dancer na si Jopay, galing sila sa Japan at nakasakay siya ng taxi nang una niyang marinig ang kantang Jopay. Sabi niya, "Parang narinig ko na tong music na to ha. Jopay? Ako ba yun?" Tapos naalala ko, may nagbigay na pala sa akin ng tape. Tinugtog din daw ni Monty sa kanya ang kantang Jopay nang sa unang pagkakataon ay magkita sila ng personal at nakisali pa siya. Pero sa music video ng awitin, kapansin-pansin na wala si Jopay at makikita lang ang anino na isang babae sumasayaw. Nang tanungin daw ni Jopay si Monty kung bakit hindi siya kasali sa MTV ng kanta, sinabi raw ni Monty na nakipag-ugnayan sila sa manager noon ni Jopay at sinabing busy pa ang grupo ng panahong iyon. Bagamat palaging masaya si Jopay, inihayag ng dating sex bomb dancer na nakaranas din siya ng mga kalungkutan kabilang dito nang magkaroon siya ng miscarriage sa una niyang baby, yung first baby. Excited siya noon, hindi niya alam. Masayalan siya sa pagbubuntis. Inubukasan, dinugo, sinabi sa kanya ng doktor, wala na. Wala na ang heartbeat ng bata. Patay. Gayun pa man, muling nabuntis si Jopay. At ngayon, ay mayroon na silang 2 anak ng Maneuvers dancer member na si Joshua Zamora. Sinabi ni Jopay kay Monty, "Congratulations. Until now, ang music, ang song na Jopay na ginawa mo, para sa akin ay kinagat talaga ng masa. Bagaman nagkaroon ng iba't ibang version ang kantang Jopay. Sa katunayan nga, may sayaw pa ito eh. Pagkaraan ng maraming taon. May isang tumatatak ngayon na inawit ng hindi naman talaga tunay na singer, si Kosang Marlo. Ano naman kaya ang kwento sa likod ng Jopay version na ito na naging viral pa sa social media at ginagawa na rin ng iba? Hanggang dito na lang muna, and as always, thank you so much for watching. Jopay, kamusta ka na? Jopay, baka naman. And as always, thank you so much for watching. Please subscribe for more videos and contents like this. Jopay.